Blessed day, brethren. This is your pastor and preacher once again, inviting you na samahan po ako sa pag-aaral po ng salita po ng Panginoon. At ganyan din po, I encourage you kung nagiging pagpapala po sa inyo ang mensahe ng salita po ng Panginoon, nawa po ay ibahagi po natin ang mga mensahe po na ito upang maging pagpapala rin po sa ibang tao. Let us open our Bible in the book of 2 Timothy, in chapter 2, in verse number 20. Ang sabi po sa atin ng salita po ng Panginoon, "But in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work." Ngayong araw po na ito, mga kapatid, let us talk about a vessel unto honor. A vessel unto honor. O sisidlan na sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng gagamit at ng may-ari po sa kanya. Ito po ay sumasalamin sa lahat po na sa atin, mga minamahal, mga kapatid, na tumatawag sa ngalan ng Panginoon, na tayo ay mga sisidlan, tayo ay lalagyanan, no, ng Panginoon, na anong isisilid sa atin ay nakadepende sa siyang may-ari. At ako nananampalataya na anumang isisilid sa atin o ilalagay sa atin ng Panginoon, it is for to be shared, no, it must be poured, no? Tayo hindi para maging stagnant na nasisidlan, kung hindi isang vessel na magsasalin din sa iba. Pwedeng ang ilalagay sa atin ng Panginoon na tayo ay sisidlan, na ang ilalagay sa atin ng Panginoon ay pagmamahal, concern, no? Knowledge about the Bible, knowledge about God, no? Ito po, mercy. At ito po yung mga bagay na ibabahagi din po natin sa iba, mga minamahal. And we must be a vessel, therefore, unto honor. A vessel worthy doon sa gagamit po sa atin. Now, there are four things na gusto ko pong ibahagi sa inyo mula po sa mga talata na ito. Una, mga kapatid, I want you to take note of the parity of the vessels. What do we mean by parity? In par or equality. The equality of the vessels. Binabanggit po dito sa great house yung vessels of gold, silver, wood, and earth. At mula po dito sa mga vessels na ito, ay sinasabi po that there are some to honor and some to dishonor. Now, we can quickly think na yung vessels of gold and silver, ayan, for honor yan. And yung wood of earth, wood and earth, ay ito ay for dishonor yan. Eh, teka lamang po, kasi may sinumunod po itong talata. Ang sabi po ng verse number 21, "If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor." So it doesn't matter what material ang ginamit para mabuo yung sisidlan. Hindi po yung kagandahan, hindi po yung ningning na taglay, kung hindi yung linis. No, sabi niya eh, be purged, o yung linis po, yung availability, yung laman na pwede siyang paggamitan. Pwedeng yan ay magandang saro or kopita na ginto, pero ang laman naman nito ay lason. Hindi rin po yan magiging pakinabang, no? Eh, ibig po sabihin nito, mga kapatid, anuman po ang antas natin sa buhay, anuman po ang atin pong kalagayan, tayo man ay mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala, mga kapatid, pwede kang magamit ng Panginoon. Hindi mo pwede sabihin, bata pa ako, hindi ako magagamit ng Panginoon. Hindi, mga kapatid, tayo ay pantay-pantay sa harapan po ng Diyos at magagamit niya po tayong lahat. Hindi natin pwedeng sabihin, ay ako, ay hindi naman ako mayaman, wala akong masyadong income, wala akong masyadong pwedeng i-share sa Panginoon, no? Ito nga po yung sinasabi ko po sa church, it is not what is in your hand that is important, it is what is in your heart, no? That truly matters.
Kung gusto mo talagang tumulong, kung gusto mo talagang mag-share, kung gusto mo talagang magbigay, kahit ano pa, kahit magkano pang nasa iyong pitaka, magagawa mong mag-share, magagawa mong magbigay. Hindi tinitingnan dyan yung antas o yung dami, ang tinitingnan dyan yung porsyento ng iyong ibibigay. So the parity or equality of the vessels. Pangalawang bagay na gusto ko pong ibahagi sa inyo at pakita yung pong purity of the vessel. Ang sabi po sa atin ng Biblia, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified. Purity, no? Kadalisan, kadalisayan. If we want to be a vessel unto honor, we must be sanctified. Ano po ibig sabihin po ng sanctified? No, we must be separated from worldly uses and be used for the glory and honor of our God. No? Na ang ating pong katawan, ang ating pong isipan, ang ating pong puso, ang mga kamay po natin at mga paa ay hayaan natin ang Diyos ang siya pong pumuno dito at gamitin ito para po sa Kanya at sa Kanyang kaluwalhatian lamang. Yan po yung ibig sabihin po natin dyan ng purity. No? So there is a parity among the vessels. There must be a purity of the vessels. And there must be a purpose for the vessels, mga kapatid. Sabi dito, meet for the master's use or karapat dapat, worthy, no? May useful, no? Gagamit-gamit ang isang basong butas ay walang pakinabang. So we must be we must have the purpose and be purposeful in being used for the glory of God, no? Ay tayo po ay dapat pong magkaroon ng ganyan damdamin na anuman ang ipapagawa sa atin po ng Panginoon, anuman ang ilalaman sa atin po ng Panginoon, hayaan natin siya na magkaroon ng laya, no? Anuman po yung ilalagay po sa atin bilang mga sisidlan, ito po ay dapat po nating ibahagi. We must be meet and meet, have that purpose for the use of our Lord, no? Sa anuman pong ating kakayahan. At panghuli, no, we must be prepared. Sabi po sabi ng talata sa atin, and prepared unto what? Every good work. Sa lahat ng mabubuting gawa. It is not enough that we are sanctified. It is not enough that we have a purpose. Dapat prepared din tayo na ano? Gamitin at magamit sa lahat ng gawang mabuti. Ano man po ang nais ng Panginoon na paglagyan o ilagay po sa atin na bilang mga sisidlan, hayaan po natin, maging handa po tayo na tayo ay malamanan. At maging handa rin po tayo na yung good work po dito, mga kapatid, yung pong sisidlan o yung vessels po ay hindi lamang po ito garapon, no? Hindi lamang po ito jar. Pwedeng ito po ay baso o kopita, katulad nga po na nabanggit ko kanina, kung saan you will give out. No? Hindi po para puro papasok. Marami po sa atin ganyan eh. Puro kamig, kamig, ako, ako, akin, akin. Pag binless ni Lord, hindi naaalala yung church, hindi naaalala yung pastor, no? Hindi naaalala yung mga kapatiran at yung mga nangangailangan ng tulong na ito. Remember that you have been blessed to be a blessing. Ang mundong ito, lumilipas, pero yung ginagawa mo sa mundong ito, no, yan ay mayroong pagpapatuloy at mayroong itong eternal worth or value. So mga kapatid, sa ganitong kalagayan natin po tingnan, no, ano po ba yung ating pong kalagayan sa harapan po ng Diyos? No? Are you a vessel unto honor? Okay. Or are you a vessel unto dishonor? Nawa, doon tayo sa be used for the honor and glory of God. God bless you all.